Tapos mag-unbox po tayo ng Chinsu na still replica po ito mga boss. Nabili ko lang sa halagang 1,900. So kasama yung shipment ay nasa 2,100 mahigit. So kung gusto nyong bumili mga boss, ilagay ko lang sa description box yung kanyang link kung saan tayo makakabili nito. So unbox na natin mga boss. Ito yung kanyang chin guard. So may lagayan po siya, may cover. At ito naman po yung kanyang makina. So kung makikita natin ay sulit naman po sa kanyang presyo. Pero kung ikukumpara po natin sa original ay medyo malayo talaga. Kasi kung sa presyohan naman, sobrang layo din naman mga boss. So kung bibili ka ng original ay katumbas na po ng anim na ganito. Anim na chinso na replica. So ito po yung kanyang kadena. At ito na nga mga boss, no. Pag hindi original, so wala siyang break. Ito dapat may break ito mga boss. So kumbaga yung kanyang break ay parang prompt na lang siya. At may kasama na rin po siyang mga tools na pangtanggal ng tornilyo at spark plug at saka pang-adjust ng ating carburetor. At may previs po siya na gloves. Mga limang pares po yan. So may takalan din po siya ng gasolina sa pagmimix natin ng tuti. At may manual. So basahin nyo lang kung may hindi kayo naiintindihan. At yun lang po yung mga accessories niya mga boss, no. At siya nga pala may panghasa din po siya pag pumurol na po yung ating blade. At susubukan na nating i-assemble. So tanggalin lang po natin yung kanyang dalawang tornilyo dito. Tapos i-plaster po natin itong ating chin guard. So yung chin guard niya pala mga boss ay disc bracket po siya. Kung walang sprocket, yun yung diamond yung kanyang chin guard. At ito namang kadena niya mga boss ay matalas naman siya. So make sure lang pag kinabit natin ay nasa harapan po yung matalas. Baka magkabaliktad po yung kabit natin ay hindi po yan makakaputol. So pag nilagay naman itong kanyang cover, dapat nakapasok yung kanyang adjuster doon sa butas. Kasi pag hindi po na sentro yun ay hindi po yan maikakabit ng maayos. So at huwag muna nating higpitan masyado itong tornilyo hanggat hindi na-adjust yung kanyang kadena. So pag na-adjust na po natin, saka po natin hihigpitan itong dalawang tornilyo. Sa pag-adjust naman ng kadena mga boss ay huwag masyadong higpitan para hindi mapirsa yung ating kadena. So dito naman natin makikita yung adjuster ng daloy ng ating langis sa ating kadena. So napaka-importante po mga boss yung langis sa ating kadena para sa kanyang lubrication.
Kasi kapag walang langis mga boss ay may tendency na masisira yung ating kadena at chain guard. So ito lang po yung pinipihit natin mga boss. Pag clockwise, pahina. Pag counterclockwise naman, yun yung palakas ng ating langis. So recommended ko mga boss na ngayong bago pa ito, palakasin muna natin yung kanyang daloy ng kanyang langis. Kumbaga break in pa kasi siya. Unang sabak pa siya. Ngayon maghalo po tayo ng gasolina at saka tuti. Itong takalan niya mga boss ay may number po dito, yung 576. Hanggang doon lang po yung gasolina. Kumbaga yun yung pinaka limit ng gasolina. At pagkatapos ay sasalinan po natin ng tuti hanggang sa 600 ml. Kumbaga doon lang po yung pinaka top niya, yung 600. Pagkatapos ay ihalo natin. So i-shake lang po natin para mahalo siya. Halimbawa mga boss, kung wala kayong takala na ganito, yung 4 liters na gasolina ay katumbas po ng 200 ml na tuti. At unahin nating magsali ng langis po sa kanyang kadena mga boss. Yung ginagamit ko na langis ay yung used oil po ito ng ammonia na compressor. So napakagandang oil po ito mga boss, kahit na used oil siya. So pwede naman kahit na anong oil mga boss. So advice ko lang mga boss, no, pag nagsasalin tayo ay unahin natin lagi yung kanyang oil bago yung gasolina. Kasi may tendency po na pag inuna natin yung gasolina ay makakalimutan na nating maglagay ng oil. So napaka-importante din naman po ng kanyang oil. Kasi pag walang oil ay masisira po yung ating chain guard at saka yung kadena. So start na po natin mga boss. So i-choke lang po natin para sa kanyang unang pandar. Yung kanyang engine stop mga boss ay nasa kaliwa. Yan ang switch na yan. At bago natin isa lang mga boss sa pagpuputol ay napaka-importante po mga boss na i-check muna natin yung kanyang langis kung gumagana. So maglagay lang tayo ng karton tapos tingnan natin kung gumagana ba. A few moments later. At yan pala yung unang tabas ko mga boss. Para akong tanga, hindi pala naka-record yung ating kamera. So, uulitin po natin. Baka hindi po kayo maniwala na tayo ang tumabas dyan.
mga boss, yung ating tinabas na tabla. So, biruin mo, China na replika. Pwede lang tumabas lang.